Ayan, papunta na sila sa simbahan at ang kanilang kasama, ilang lula, yung guidance ng mga bata, yung lula sa mga anak na ito. Okay guys, nandito na naman tayo mga kaibigan sa wala tong intro mga kaibigan. Kasi lagi tayo nakasubaybay sa video ni Bro Rene Uzi, kaya gawaan natin itong reaction itong mga bata na itong mga kaibigan kasi wala pa itong binyag mga kaibigan. At ang tanong, nasaan ba ang mga magulang nito mga kaibigan? Kaya ating panoorin mga kaibigan, kuhaan na natin ang kunting reaction mga kaibigan. Kasi malalaki na ang mga bata mga kaibigan, tapos ngayon wala pang binyag. Sino ang kawawa mga kaibigan, di ba ang mga bata? Dapat pag-iluwal na sa sinapupunan, dapat pinagplanuhan na yan kung kailan natin ibinyagan yung ating mga anak. Kaya itong video mga kaibigan ay reaction lamang to mga kaibigan, ating sinubaybayan na alikain ni Bro Rene Uzi. Kaya ang kawawa nito mga kaibigan ay ang mga bata, kasi pag lumaki tapos walang binyag mga kaibigan, ang tendency nito mga kaibigan ay mabubuli po kanilang mga kaibigan. Kaya buti na lang dumating si Bro Rene Uzi, naksyon na agad ni Bro Rene Uzi ang mga batang ito kasi walang binyag. At dinala ni Bro Rene Uzi doon sa malapit na simbahan sa kanilang lugar. At itong video mga kaibigan ay previous video po ito mga kaibigan. Panoorin ulit mga kaibigan kung ano ang bit-bit at dala nila Bro Rene Uzi at Bro Tata sa kanilang tahanan. Kasi may nag-donate sa kanila mga kaibigan na mayroong nagbigay ng tulong para sa pamilyang ito mga kaibigan, at ating panoorin. Dirlita, dito nandito yung anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pang-anim yung nandoon, yung panganay. See, ang daming anak mga kaibigan na dapat responsibilidad yan sa magulang. Kasi sobrang dami mga kaibigan. Wala pang mga binyag yung mga anak nila mga kaibigan. Kasi yung napanood natin yung previous video ni Bro Rene Uzi, yung kwento mga kaibigan, bakit nagkaganon, bakit nagkaganyan. Kasi yung asawa, yung tatay sa mga bata ay wala na, pumanaw na kasi may ano, nasugatan yata yun sa tari ng ano, manok. Oo, yun ang kwento. Kaya siguro hindi na makayana ni Nanay Dirlita yung kanyang mga anak na hindi niya naisip na pabinyagan. Mag-isa na tinaguyod niya ang kanyang mga anak na sobrang dami. Kaya nagkaganyan yata. Kaya nagkaganyan. Walang mga binyag. Walang mga binyag yung mga anak niya habang lumalaki. Kaya proceed tayo mga kaibigan. Panoorin natin itong anong dala ni Bro Rene Uzi. Tsaka yung isa, nagtatrabaho, yung babae. Oo. Umulan na, umulan. Sige, doon tayo sa ano? Sa loob. Umulan na. Yun kayo tayo sa loob. See? Kitang-kita sa mga kaibigan, ang dami nila. Di ba? Kawawa talaga. Sino ang kawawa? Di ba ang mga bata? Dapat tayo mga magulang, dapat responsibilidad natin yan. Huwag tayong gumawa ng maraming anak kung hindi natin kaya ibigay yung responsibilidad natin sa ating mga anak. Kaya dahan-dahan lang sa paggawa ng bata mga kaibigan, kasi sa panahon ngayon ay sobrang hirap po mga kaibigan. Kailangan natin na pag-isipan, mag-family planning tayo. Kung gusto natin gumawa ng anak, dapat handa tayo. Kasi pag ganyan, sino naman ang kawawa, di ba, ang mga bata? Kasi habang lumalaki sila, wala talaga mga kaibigan. Kasi sa ganyang sitwasyon, parang sobrang hirap. Buti na lang mga kaibigan, andyan si Bro Rene Uzi. Si Bro Rene Uzi mga kaibigan ay isang daan lang para mayabot yung tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong mga kaibigan. Kaya proceed tayo mga kaibigan. Ayun, ang daming dala nila. Tanggalin ko muna yung helmet, nakalimutan. Di ba nakakatuwa yung mga bata mga kaibigan, kasi marami sila. At saka
healthy naman, wala namang mga sakit. Yun ang importante sa atin, ay healthy, walang sakit. Hindi naman na pinabayaan sa kanya, hindi naman pinabayaan ni Nanay Derlita yung mga anak niya na kaganyan, ay sinakripisyo niya, tinaguyod niya yung pitong anak niya. Kaya ating suportahan tong video na to, mga kaibigan. Subaybayan natin ang mga video ni Bro ni Jose para makatulong tayo sa mga tao na kailangan ng tulong. At huwag natin i-skip yung advertise or ads sa YouTube channel ni Bro ni Jose, mga kaibigan. Sabi sa mga video, huwag natin i-skip yung mga advertise sa videos ni Bro ni Jose, mga kaibigan. At yung buong full at ang buong kwento nito, mga kaibigan, ay andun sa YouTube channel ni Rini OC, mga kaibigan. Kaya ito, mga kaibigan, ay reaction lamang to, mga kaibigan. Proceed tayo, mga kaibigan, sa bagong update ni Bro Rini OC sa mga batang ito, kasi kinuha nila, dinala nila sa simbahan at pinabinyagan. Kaya let's go, mga kaibigan, proceed tayo doon sa bagong upload ni Bro Rini OC. Yan, ito na po yung mga bata, mga kaibigan. Ito na po sila, mga kaibigan, ay sinundo nila ni Bro Tata Uzi Vlogs at ni Rini Uzi yung mga bata para dadalhin na sila sa simbahan na malapit sa kanilang lugar para mabinyagan na itong mga bata, mga kaibigan. Sobrang thankful naman tayo, mga kaibigan, sa ginawa sa magkapatid na ito ni Rini Uzi at ni Bro Tata Uzi Vlog. Kaya suportahan natin sila lagi, mga kaibigan. Subaybayan natin ang kanilang mga adikain, ang mga videos upload nila, mga kaibigan, araw-araw. Ay ating suportahan at maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, na nakasubaybay lagi sa mga adikain ni Bro Rini Jose, mga kaibigan. At God bless us more, mga kaibigan. Kaya ito na, inaksyonan na agad ni Bro Rini Jose ang mga bata para mabinyagan. Kasi habang lumalaki ang mga bata, mga kaibigan, pag walang binyag, sino ang kawawa, diba, ang mga bata? Kaya nagpasalamat tayo sa nag-donate, sa nag-sponsor sa mga bata para mabinyagan ito, mga kaibigan. At sobrang thankful natin na mayroong taong mabubuting puso at may ginintuang puso na handang tumulong sa ating mga kababayan na nangilangan ng tulong. Kaya, mga kaibigan, proceed tayo. Panoorin at pakinggan natin ang kwento nila, mga kaibigan. Papunta na sila sa simbahan. Yung guidance sa mga bata, mga kaibigan, andyan si Lula kasama ko papuntang simbahan. Kaya proceed tayo, mga kaibigan. Yan, guys, papunta na po kami sa simbahan kasi binyag po nila ngayon at naka-schedule ngayon Sunday. Ayun, schedule sa mga bata ngayon, binyag Sunday papunta sa simbahan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, mga kaibigan, sa mga taong tumulong na hindi, kahit hindi natin kilala, pero handang tumulong sa ating mga kababayan na nangilangan ng tulong at hirap sa buhay, at mayroon pa rin taong mabubuting puso para sa ating kapwa Pilipino. Kaya proceed tayo, mga kaibigan, patuloy pa rin natin panoorin ang kanilang videos, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Diba? Sobrang saya, mga kaibigan, pag ganyang sitwasyon. Pag kasi ano na yan eh, God gifts na yan eh, kumbaga regalo sa ating Panginoon. Kaya si Bro Niosi ay isang daan lang para maiabot yung tulong sa ating mga kababayan, mga kaibigan. Lagi kong inuulit-ulit, mga kaibigan, si Bro Niosi ay isang daan lang
para maiabot yung tulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Kaya itong videos, mga kaibigan, mapanood natin sa YouTube channel ni Rini Osi at ang kanyang kapatid, yung second channel nila, Bro Tata Osi Vlogs. Doon natin mapanood din. Kaya itong ginawa ko, mga kaibigan, ay reaction video lang ito, mga kaibigan. Huwag kayong magagalit, mga kaibigan, kasi hindi ito full video ang kinuha natin. Kumbaga, reaction lang ito, mga kaibigan. Kaya magpalambing ako sa inyo, mga kaibigan, ang hindi pa nakasuporta sa aking YouTube channel, Juicy Vlogs. Ako po si Juicy Manoba, mga kaibigan. Suportahan niyo ako, mga kaibigan, kasi ang aking ginagawa, mga kaibigan, ay reaction video lang. Para sa, kasi lagi tayo nakasubaybay sa mga videos at alikain ni Bro Rini Osi. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mga kaibigan, palambing naman dyan. Palambing naman dyan, mga kaibigan, isang subscribe naman dyan, like and share naman, mga kaibigan. Kaya proceed tayo, mga kaibigan. Hindi daw sasama kasi may ano siya, may trabaho, nagbabantay sa tindahan. Si Juana, yung nanay nila, ay hindi na bumalik. Pinagawaan ni Bro Rini Osi ng bahay. Kaya gusto dalhin ni Bro Rini Osi sa simbahan. Ang problema lang ay hindi makasama kasi may trabaho daw, may ginagawa. Kaya panoorin natin ito, mga kaibigan. Saka yung papa nila hindi daw sumama kasi nagtrabaho sa CR. Hello guys, I'm Azul. Ayan po, mga kaibigan, no? Parang nakakadurog ng puso pag tingnan natin yung mga bata, mga kaibigan. Kasi akalain mo hindi kilala ni Bro Rini Osi yung mga yung pamilya niyan. Pero bakit ginawa ni Bro Rini Osi para mabinyagan yung mga bata? Kaya lagi kong inulit-ulit, mga kaibigan, si Bro Rini Osi ay isang daan lang para mayabot yung tulong sa ating mga kababayan. At saludo ako sa mga taong nag-donate at nag-sponsor sa mga taong nangailangan ng tulong. Kaya God bless, more power sa mga taong nag-donate sa may magandang kalooban. At God bless us more, mga kaibigan. Kaya pakinggan natin yung kwento ni Bro Rini Osi. Na siguro kami sa ano, sa misa. Yan na yung mga bata ni Kuya Solomon nandito kasama natin ngayon. Mag-hi mo. Hi. Hi. Yan. Di ba ang kulit-kulit ng mga bata. Kasi malalaki na, mga kaibigan, kailangan mabinyagan to. Kasi bilang isang Pilipino, kaya dapat yung traditional natin ay masusunod. Dapat na mabinyagan yan mga bata na yan. Kasi kawawa naman pag sila ang lumaki walang binyag. Mahirapan naman. Nahihirapan sila. Sino ang sisihin nila, di ba, ang magulang? Proceed pa rin tayo, mga kaibigan. At saka si Lola lang po nila yung kasama ngayon. Si... Ayan, yung guidance sa mga bata, mga kaibigan, ilaulit ko. Yung guidance sa mga bata ay si yung Lola lang nila. Kasi yung ibang mga magulang ay hindi nakasama sa binyag. Kuya Solomon, mayroong ginagawa. At si Joanna, at si Brutata, Ayan. Ayan si Bro Tata. Oh. Ganyan ang probinsya, mga kaibigan. Walang kimi-kimi pag nasa probinsya ka. Walang kimi-kimi talaga, mga kaibigan. Kumbaga, saan mo gusto titirahin mo talaga. Kaya, andyan. Talaga mga probinsya, mga kaibigan, organic. Pag isang probinsyano ka, kumbaga ang tawag yan na organic probinsyano. Ayan. Ayan na po, mga kaibigan, na andyan na po ang mga bata sa simbahan, ay bininyagan na. God bless. Isang Kristiyano na yung mga bata. Ayan, makikita niyo naman, andyan ang guidance si Lola. At ayan, nag-picture taking ba sila, mga kaibigan, oh. Di ba? Thanks God, nabinyaga na ang mga bata. Ito na sila, kumain na sila sa restaurant. Yan, dinala na ni Bro Rini Osi. Diba, saya-saya nila. Ating panoorin, mga kaibigan.
yung short video lang. Diba? Diba? Maraming handa. Yung kay ano po, kay sapok ni Tat. Yan, tapos ng binyag. Ni Uzi talaga mga kaibigan ay complete Ricardo talaga mga kaibigan. Kaya walang labis, walang kulang. Pag si Rene Uzi ang umaksyon. Kaya suportahan natin lagi si Rene Uzi at ang kanyang kapatid, si Bro Tata Uzi mga kaibigan. Kaya proceed tayo, panoorin natin ang kanilang mga subok sa pagkain. Sobrang sarap po, nakikita nyo na mga kaibigan. Tayo sa Lumon, nandyan. At dito kay Ate Derlita. Kaibigan, sa pag-uwi sa kanilang bahay, hinatid ni Bro Tata ni Bro Rene Uzi yung mga bata at yung pamilya na ito. Ayan sila. Ayan po, dumating na kami dito sa ano. So Ate Derlita, dito lang kayo, ha? So yung ulam niyo. Ayun, may bring house pa, pinadalhan pa ni Bro Rene Uzi. Ayan o, kitang-kita nyo naman, may bring house pa si Nanay Dirlita. Ay, talaga naman, kailangan talaga yun kasi iba naman yun doon sa restaurant. At iba naman doon pag-uwi sa bahay kasi gutom eh, kasi maglalakad pa yan sila papunta sa bundok. Kaya maraming salamat talaga Rene Uzi. May Rene Uzi, maraming salamat sa ginagawa mo sa pamilyang ito. At proceed pa rin tayo mga kaibigan. Mayroong take out at saka ano po, mayroong ipinabot si Ma'am Aloha para sa inyo. Mayroong pinabot si Ma'am Aloha sa Honolulu. Ano kaya yun? Pakinggan natin mga kaibigan. Sorry bro, dali sa si Ma'am Aloha, matagal-tagal na to, hindi naabot kasi sobrang busy, so ngayon lang ha, may tinapot si Ma'am Aloha na pang ano po, pang konsumo ninyo, ha? Apo po. 1, 2, 3, 4, 5, 5,600. Ayun, na may regalo pa si Ma'am Aloha from Honolulu kay Nanay Derlita. Ayan, nakatanggap ng blessings na naman. Sobrang blessed talaga natin mga kaibigan. Kaya maraming salamat sa ating mga kababayan na mayroong gininto ang puso na handang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya inuulit ko, si Bro Rene Uzi ay isang daan lang para mayabot yung tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya proceed tayo mga kaibigan. Galing yan, Ma'am Aloha. Yan, Ma'am Aloha from Honolulu. Maraming salamat talaga. God bless you more and more blessings to come. And always good health, Ma'am Aloha. Kaya maraming salamat. Dito na lang ang ating videos reaction mga kaibigan. Kaya magpalambing naman ako sa inyo mga kaibigan. Pakisuporta naman ang aking YouTube channel, Juicy Vlogs. Ako po si Juicy Manuba. And Rene Uzi, dapat lagi nating sinubaybayan mga kaibigan. Huwag nating skip yung kanilang mga ads para makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino mga kaibigan. Kaya pakisubscribe naman ang mga kaibigan sa aking YouTube channel, Juicy Vlogs. Kaya God bless mga kaibigan. Bye-bye. Andito lang ang ating videos reaction. Bye-bye.